Maligayan pagdating sa aking channel, mga Lodi. Ngayong araw, ipoprogram natin ang IDF. Ito, IDF ng Dixel XR30CX. Although ito ay walang output relay for defrost, unlike sa ibang model ng Dixel. Ito ay magde-defrost using time defrost. So, wala siyang i-activate na relay for defrostator o hot gas na gamit ay solenoid o fan defrosting. So, ang gagawin lang dito mga Lodi, is i-activate natin yung fan. Para yung fan, ibubugahan niya yung frost accumulated sa ating evaporator. So, yun ang ano nun. Pero dito tayo mag-focus ang mga Lodi sa, kung makikita nyo rito, wala itong relay, ito daw dalawang relay niya para i-activate ang defrostator o ang ating solenoid. So itong XR30CX mga Lodi, ito XR30CX, ayan, tapos na mag-defrost, is under ng IDF. Interval between defrost cycle is meron siyang range. Ito, meron siyang range na 0 to 120 hours. So, ang default niya is 8 hours. So, punta tayo dito sa IDF. IDF. Meron siyang range na 0 to 120 hours. At under ng ito 30CX, ang default nito is 8 hours. Yan. So ito mga Lodi, is iseset natin siya. Ito nakaset ngayon sa 1. So ideally ito ay nakaset sa chiller. Ang chiller natin is 1 to 4 degrees Celsius. So, ito yung chiller setting natin na naka-stored ngayon dito. Ngayon, if ever na iset natin itong defrost na to, although wala itong heater, is iseset natin ito sa 5 to 6 hours. Yan, iseset natin sa 5 to 6 hours dahil ito ay chiller, para hindi naman makompromise yung ating product sa loob. So, to enter that, press set and hold down button. Another set and hold down button for 7 seconds para pasukin natin yung hidden parameter. Ayan. Ngayon, inulukit lang natin yung IDF. Ito IDF, iset natin, nakaset ngayon sa 1. Ang ideally for chiller is 5 to 6. Ibig sabihin every 5 to 6 magde-defrost siya. 5 to 6, iset natin sa 6. So in 24 hours magde-defrost ang ating unit every 5 hours. Ngayon, pagdating sa NDF mga Lodi, ito sa ang NDF is max length of defrost. So, meron siyang range na 0 to 255 minutes. At ang default niya under ng 30CX is 20 minutes. Ngayon, under ng NDF, which it stand for max length of defrost, na meron siyang range na 0 to 255 minutes. Ngayon, dahil ito ay single sensor mga Lodi, dapat sensitive kayo sa pagseset dito. Dahil ito single sensor,
is tatapusin niya kung anong linagay niyong minutes na every 5 hours na linagay natin dito is magde-deforce ang ating unit. Pag linagyan nyo ng 30 minutes yan, tatapusin yung 30 minutes. Ngayon, mako-compromise na yung ating product sa loob. So, take note, 1 to 4 degrees Celsius. Okay lang sana kung yung heat, yung evaporator natin is naka-accumulate ng ice build-up. So, kung may ice dito, okay lang na habaan natin itong MDF natin. Ngayon, just in case na normal naman, hindi naman nag-ice accumulation tayo dito, is babaan lang natin ito. Either ilagay natin sa 10 minutes to 15 minutes for chiller. Mga lodi ha? Chiller. Yan. At ang setting natin sa chiller is between 1 to 4 degrees Celsius. So, dito, ilagay natin, ito ang pipiliin natin, either ito ang piliin natin. Yan. Sa mga commercial kasi mga lodi, is frequent ang door opening. Kaya hindi po pwede na tataasan natin ito. Okay? So, ganyan lang muna mga lodi. So, iset natin itong MDF niya. Para pasunod ulit, set and up. Set and down button for 3 seconds. At another set and down button for 7 seconds. At baguhin natin yung kanyang MDF. Yan. Baguhin natin, gawin natin siyang 15. Ayun. So, ito, magde-defrost every 5 hours at ang length of defrost niya is 15 minutes. So, ideally, ito ang angkop para sa chiller na ang setting is 1 to 4 degrees Celsius. So, kung bago sa akin channel mga lodi, paki-follow po ako sa pamagitan ng pag-subscribe at pag-click na rin ang notification bell para updated ka. Just in case meron naman tayong bagong upload video. Maraming salamat sa panonood. God bless.